Welcome back sa Drtv channel. Sa videoong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-operate ang mechanical drilling rig at electronic control hydraulic drilling rig. Pagkatapos lang ng aking short intro. Operating Mechanical Boring Rig. Paano patakbuhin ang Mechanical Bored Pile Drilling Rig? Ang pagpapatakbo ng Mechanical na Bored Pile Drilling Rig ay nagsasangkot ng ilang hakbang. Narito ang pangkalahatang ideya ng proseso, iset up ang rig. Ang unang hakbang ay iset up ang rig sa worksite. Kabilang dito ang pag-level ng rig, pag-secure nito sa lupa, at pag-assemble ng iba't ibang bahagi tulad ng mast, Kelly bar, at mga tool sa pagbabarena. Ihanda ang mga tool sa pagbabarena. Susunod, ang mga tool sa pagbabarena ay inihanda para magamit. Kabilang dito ang pag-attach ng drill bit sa Kelly bar, pag-connecta sa Kelly bar sa mast, at pag-attach ng anumang iba pang kinakailangang tool tulad ng tremi pipe. Simulan ang pagbabarena sa pag-setup at paghahanda ng rig at mga tool, oras na upang simulan ang pagbabarena. Ang proseso ng pagbabarena ay nagsasangkot ng pag-ikot ng drill bit at paglilapat ng pababang presyon sa Kelly bar upang masira ang lupa o bato. Ang drill bit ay karaniwang pinapalitan o pinapatalas kung kinakailangan sa panahon ng proseso ng pagbabarena. Alisin ang lupa habang nagpapatuloy ang pagbabarena. Ang mga pinagputulan ng lupa o bato ay aalisin mula sa borehole gamit ang isang drill rig at o isang casing tube. Karaniwan itong ginagawa gamit ang pump o kombinasyon ng pump at compressed air. Ibuhos ang kongkreto kapag kumpleto na ang borehole, oras na para magbuhos ng kongkreto sa butas. Karaniwan itong ginagawa gamit ang isang tremi pipe upang matiyak na ang kongkreto ay ibinubuhos sa tuloy-tuloy na daloy ng walang anumang mga voids. Tapusin at linisin, sa wakas, ang drilling rig at mga tool ay kinakalas at inalis mula sa site. Nililinis ang site at nakumpleto ang anumang kinakailangang pagpapanumbalik. Mahalagang tandaan na ang mga partikular na hakbang at pamamaraan para sa pagpapatakbo ng mechanical bored pile drilling rig ay maaaring mag-iba depende sa uri ng rig at sa mga partikular na kondisyon ng worksite. Mahalagang magkaroon ng wastong pagsasanay at sertipikasyon bago magpatakbo ng mechanical na bored pile drilling rig. Ang mechanical drilling rig ay ang rotary type na naka-attached lang sa crane. Meron itong sariling control na temporary ikinakabit sa gilid ng operating cab ng crane. Meron itong sariling ignition switch at 5 stick para sa control. Ngayon ay meron akong tip sa inyo kung paano ang proper na pag-operate ng mechanical rig para mapadali ang paghukay at swabe ang galaw. Para mapadali ang paghukay ay ganito ang dapat gawin. Dahil ang mechanical rig ay friction type ang kanyang Kelly bar, pag medyo malalim na ang inyong borehole at nakapag-extend na kayo ng 2 segment o higit pa ng Kelly bar tapos matigas ang lupa, ang gagawin nyo lang ay tantsahin nyo, na, before sumagad sa ilalim ang bakit, mga 1 metro, ay ibagsak nyo ng bahagya ang pag-area para medyo bumaon ang bakit, tapos bago nyo paikutin, iangat nyo muna ang jack, pagkaangat, saka kayo maghukay, at pag-ikot ng rotary, sabayan agad ng jacking para magtuloy-tuloy ang pasok ng lupa sa loob, dire-diretso lang ang pag-jack hanggang sa maramdaman nyo na medyo tetengala ang rotary tsaka nyo ihinto ang jacking, at pag medyo bumabalik na siya sa level jack nyo agad para hindi maputol ang kain ng bakit kasi pag naputol yan, babalot lang ang putik sa ngipin ng bakit at matatakpan ng malagkit na putik ang bibig ng bakit kaya hindi na siya makakain at mahirapan na din mag-jack, dudulas lang, dahil nga friction ang Kelly bar. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-jack hanggang sa mapuno ang bakit. At kung mabato naman ang klase ng area, dapat gamitan nyo ng core barrel para malagari ang bato, at pagkatapos magpalit kayo ng auger para madurog ang mga nalagaring bato, pagkatapos ay bakit para makuha ang mga durog na bato. Basta tiyaga lang sa pagpalit-palit ng mga drilling accessories hanggang sa tatagos kayo sa matigas na portion kasi bi-layer naman ang lupa. Ngayon ay dito naman tayo sa electronic control, hydraulic drilling rig. Kadalasan ng hydraulic drilling rig ay may Kelly bar na interlocking type kaya hindi nyo na kailangan ibagsak ang pagbaba kahit nasa matigas kayo na portion ng lupa. Kailangan lang ay tandaan ang portion ng interlocking para madiin ang husto pag-jack ng rotary. Pagka napuno na ang bakit, kailangan, bago nyo iangat ang Kelly bar, tandaan nyo kung saan banda ang portion ng rotary para paghukay nyo ulit, doon nyo din ilagay ang rotary para hindi nyo nakakapain kung saan ang portion ng interlocking kasi pag umikot
umiikot na ang rotary at saka nyo pahanapan ang interlocking, magkakaroon yan ng friction at sa katagalan ay masisira ang inyong Kelly bar guide. Tapos pag nasa mabato din kayo na portion, kailangan din magpalit-palit kayo ng core barrel, auger, at bakit para hindi madaling maubos ang ngipin ng bakit ninyo. Tandaan guys, dapat ay gumamit kayo ng required steel plate sa pag-position nyo ng rig kasi hindi natin kita ang layer sa ilalim ng lupa, baka yan ay malambot delikado pag lumubog ang rig dahil mabigat ang equipment, magkakaroon yan ng aksidente na magdulot ng pagkasira ng gamit o magiging dahilan ng pagkamatay ng tao. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa aking video at abangan sa susunod na vlog guys, para naman sa mga rigger, thank you and God bless. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 You in a grid 16 like Kenny. Call me a call me a.